Oh, magandang umaga po sa mga manonood nito. Eh, puti po na lang pala ako. Kita mo. Yan po, dumalaw si Tatay Martin po. Sa Kubo. Bumalik na yung ganito po dati yung katawan ko. Malaking tao naman ako, pero yun lang. Dati naman siyempre sa hirap ng buhay, sa pupunta naman kung kulang mga pang-alaga sa katawan. Mamamayat ka, kakaisip problema. Ngayon at least sa walang pag-inon medyo nakakaraop din. Starting. Ano ang ating Tatay Martin? Ano ang... Ito sana, ngayon namumblema naman ako. Tumawa ko kay Juan, kay Mark. Nakiduha mo na yung para hindi ka magpan kapendors dapat mo para hindi ka magpan sa kamay mo walang-wala na naman ako kasi kaya naubos na yung sigarilyo kaya yun ang hinihanap nila sa sigarilyo pero ang mga natira sa akin doon yung litro na emperador hindi naman ako umiinom hindi ka namili ng paninda. Mga palinda mga yun sa mga ito mga sabon lang ganun. Pero yung kung sa kain sardinas Lucky Me noodles patis soy suka mga yun lang ganun lang. Pero kung sa sikirya wala hindi ako pwede ng sikirya kasi kung magtatagala ka sa sikirya hindi na bebenta yung pagkakalutong wala na mapan na hindi naman lalutong ganun, kaya hindi ako bumili. Sa yun na, hindi ako lumalabas, kaya yun. Habang may bumibili, sa isang araw, nakaka-4-5 na stick ng sigarilyo, ganun. Ganun lang. Kasi ang panindi akong sigarilyo, Marlboro, Winston, at saka Fortune. Yun lang. Mga panto. Kaya pumunta ako dito baka sakali lang na kuwan ialo ko sana na ibenta ito sa inyo tong ito yung ano grocery. Oo, yung grocery ko na kuwan. Kung gusto niyo pa sana may call pa ako may iPad. Grocery. Oo, magro. Ibenta ko lang yan ng kuwan, higit 250 lang para kuwan may hawakan naman ako. Yan, Downy. Kabindos mahina daw yung ano ni Tatay Martin hindi naman kahit nga doon sa baba ang pinakamaganda ang pinakamababenta doon mga kapatid mga kaibigan ay yung food stock yung talagang take out na ulam mga pagkain pero pag mga ganito sa mga chichirya ang pinakamaganda kasi ito na na-observahan ko kung malaki yung mini grocery mo talaga sasadyay na pupuntahan dahil marami kang benta marami kang may bebenta ganun pipili sila pero pag kakaunti lang syempre pag hinanap sa akin yung kailangan nila sa kasabi kung wala hindi na sila babalik kasi wala nga ganun yung mga kabindos ito madawni mo yan mga maya na kuya ko doon. Ano pa ang mga paninda mo doon? Na ano? Wala lang ito lang, ganito, sabon. Yan na lang ang natitira. Oh, ganyan lang sabon ang natitira doon, sabon. May konting noodles na lang na ilan lang piraso, pero yung mga noodles sa kasardina, syempre ECQ. Ano yung ECQ? Hanggang ano pa yan, 20. Yata. 20. Siyempre matagal naman may pa naman lumabas kasi lahat na nag-update ako sa TV o ano daming nasisita sa mga paglalabas itong ECQ kaya isa pa wala pa naman akong bakuna kahit isa kahit may identification card ako baka sitay na ko ano hindi naman natin alam kaya yun hindi ako lumalabas baka mahawala ko anong bagyan kaya dito lang sa malapit-lapit lang hindi ako lumalabas sa vicinity natin dito, Kapedor.
Yan nga. Eh, si Sir Jojo, pumunta nung Primero, hindi na bumalik. Kausap niya si Ate Leti Pine, yung may-ari ng bahay. Ewan ko lang kasi, hindi naman ako ang kausap nila. Ako ang nandun na tumutuloy, pero sa mga authority na bayaran, sila na. Kaya sabi nga nila noon eh, baka mamaya maumpisa naman yung dating gawain mo na sa pagkakawalan mo eh, maumpisa na, may bebenta naman mga gamit mo, ay syempre eh, saan pupunta? Alam na nga, magnganga ako doon na hayaan ko na lang na papanoorin ang mga gamit ko na yun, kung sakali eh, paano naman ang buhay ko, mapubulog ba ako mga yun? Sabi doon. Kung talagang hindi ako gagalaw ano, magremedyo edi wala eh, paano kaya sana ngayon oh, kung sakaling natuloy naman na, na nagkakatrabaho ako sana, kung nabigyan ako edi wala rin mangyayari, ECQ balik din lagi sa bahay puso lang gamo, kaya mahirap na nga talaga ngayon ang buhay, pero pinakamaganda lang praise in the name of Jesus lang magandang kalooban natin dito dahil nasa loob tayo ng bahay at sa ganyan tayo lagi kung ano naman sino ang nakasalamuha natin na hindi natin alam kung sino ang may mga defect or epekto ng mga COVID-COVID na yan, cabendors. Buti naman sa atin dito makakilala tayo eh, at isa tayo kahit hindi tayo nabakunahan eh, wala tayong naramdaman na inaangal sa katawan. Eh, may ano pa tayo doon, kape? Patintahan mo nga. Ay, karap ko lang, kape nyo. Ah, nag-ano ka na, kape ka kape, na? Eh, naubos na nga ang stock ko kako eh. Sa, eh, siyempre, itong hindi ako lumalabas, eh, basta kung ano yan, eh, yung kaban ko eh, kalahati na. Eh, basta anytime na, kwan, kasayag ako, kakain ako, yun na lang, ginagawa ko. At isa, nanonood ako ng TV updated. Paghapon na, nag-update ako ng news. Kung mga nangyayari sa palagiran natin. Hindi, ano ba ang purpose mo dito sa binibinta mo? Ano ba ang pangangailangan mo na bibigin? Ulam? Hindi naman, eh, syempre, ako mahilig ako sa mga, wala naman akong chichirya doon, wala akong soft drinks, mayon. Araw-araw ngayon, eh, kaya nga lumalaki ang katawan ko dahil sa yata yung parang inabuso ko ng sarili ko na ginagawa ko, kain, tulog, maluwod, ganun lang, eh. Hindi na ako gumagalaw, ano. Kasi ang problema ko, isa mga kaibigan, mga viewers, pag umaalis naman ako sa bahay, eh, siyempre, pag may bibili, o ano, eh, sinong yung magkasikasa, eh, wala naman. Eh, sayang naman, diba, ganun. Kung may kasama lang sana ako, pwede ko sanang maiwan ang mga tao doon, at saka, sinang bahala mag-tinda naman kung sakali lang. May ka-substitute lang ako. Pero, well, siyempre, wala ako. Wala akong kasama. Mag-isa lang ako. Eh, ang kasama ko lang doon, mga pusa, aso. Yan lang mga pagyari na gagarap sa akin sa bahay ko na yun, sa kasera ko, eh, pag may mga tao, ah, yun, alam ko na, eh, kahit tatawal sa tatawal yung mga aso. Kaya lang, kung sakay lang, inaalo ko lang yan, kung gusto niyo. Ayan nga, eh, siyempre, kaya mo ito inaalo kasi mayroong kang mga pangangailangan. Mm. Hindi, ano na nalang kung magkaanong isa dyan? Hindi, ano daw ito? 250 daw, sabi niya kanina. 250 ito. Eh, inano mo na yan, pinumpiot mo na. Yung mga presyon niya ba? Ay, mga presyon ito, eh, hindi ko na, kwan, basta pinanita ko na lang. Kasi ito sa tindahan, yung bawat bottle ito, size. So, tas ito rin sa steam po, yung isa nito. 7 ang bigay ko lang. Oh, ah, 7 ang bigay mo. Kasi siyempre, taubo mo na yung ano piso. Tapos ito, 7 din ang isa nito. Ilang piraso ito? 8 na ang bigay mo. 1,000. Dito sa tindahan kasi 7 lang yan dito sa binilihan ko. Ito, tubo lang harap. Piso-piso lang. Ano lang. Hindi, ayan.
point ko ng sarili ko na na sa lagi nila papunta sa akin ang mga request nila, eh inuloy ko na tinanggap. Pero naman ibig sabihin na ngayon eh tinulong ako, eh ang gusto nga yata ang gabi na eh diba ako eh habang nagpapahinga muna ako, nag-iisip ko ano isang plano ko nga eh pakababalik ako sa probinsya namin. Kung may malaking pan lang puno na ako, eh wala naman, kailangan naman uwi ako sa probinsya namin na walang wala ako, wala akong dala na kahit ito eh ano ang i-start ko dun. Ang hinihintay ko lang hanggang ngayon eh mga trabaho nila siya sabi, wala naman. Kaya yung ganun lang ang kwento ko sa kung magpakatulang sana eh, totoo naman na kapendor eh, hinihintay ko lang yung mga sitwasyon nila. O sige, go! Kung may trabaho na ganito, ito natin pa rin, go! O sige, lakad na. Ganun. Ang kaso lang, problema lang kung pakaisipin ko, eh sinong maiwan doon sa bahay ko ngayon? May magtrabaho kung sakaling out naman sa business na sa lungsod na ito ng Caloocan o saan eh di siyempre may alaga naman ako, butsara ko wala akong alaga ano. Okay, marami kang ano doon mga hayop na namatay na kasi yung isang aso kasi nakakain sa labas ng hindi maganda kaya yun yung pinakamagandang isang aso ko na alaga pinalaga sa akin ng kapitbahay na next door ko. Dahil yung next door na katabi kong pintuan na nangangasera, umalis na sila pero ang alam ko lang ay babalik. Hanggang ngayon wala na. Pero may umiba ng tumira. Mag-ina naman. Hindi kayo ng mga sitwasyon. Ma-put ko ng sarili ko na na sa lagi nila papunta sa akin ang mga request nila eh inuloy ko na tinanggap. Pero naman ibig sabihin na ngayon eh tinulong ako eh ang gusto nga yata ang gabi eh ako eh habang nagpapahinga muna ako nag-iisip ko ano isang plano ko nga eh pakababalik ako sa probinsya namin. Kung may malaking pan lang puno na ako. Eh wala naman, kailangan man uwi ako sa probinsya namin na walang wala ako, wala akong dala na kahit ito eh ano ang i-start ko doon. Ang hinihintay ko lang hanggang ngayon eh mga trabaho nila siya sabi, wala naman. Kaya yung ganun lang ang kwento ko sa kung magpakatulang sana eh kung totoo naman na kapendor eh hinihintay ko lang yung mga sitwasyon nila. Sige, go! Kung may trabaho na ganito, ito natin pa rin, go! O sige, lakad na. Ganun. Ang kaso lang, problema lang kung pakaisipin ko, eh sinong maiwan doon sa bahay ko na yun? Kung may magtrabaho, kung sakaling out naman sa business na sa lungsod na ito ng Caloocan o saan eh, di. Siyempre, may alaga naman ako, butsara ko, wala akong alaga. Ano? Okay, marami kang ano doon mga hayop na. Namatay na kasi yung isang aso kasi nakakain sa labas ng hindi maganda kaya yun. Yung pinakamagandang isang aso ko na alaga. Pinalaga sa akin ng kapitbahay na next door ko. Dahil yung next door na katabi kong pintuan na nangangasera, umalis na sila pero ang alam ko lang ay babalik. Hanggang ngayon wala na. Pero may umiba ng tumira. Mag-ina naman. Hindi kayo ng mga sitwasyon. Kita pa nila may sigaryo ngayon. Di na sila dadaptoba. Nasa tas na. Taupo. Kahit mating gabi, kahit mga launa, alas dos. Siyempre, nakabukas kunti yung pintuan ko at saka binagyan ko ng ilaw sa labas. Parinta ko. Kaya magdamag na yung ilaw na yun, pero yung ilaw na yun ay galing sa kabila. Sa next door ko na ibinigay sa akin na 7 watt lang. Kaysa yung dati kong mga bumili, mga bulb ko doon, 11 watt. LED light naman yung binigay sa akin, pinahiram. Kaya yun ang sinalpak ko. Kahit magdamag na yun, at least ay maganda.
Karin. Ngayon eh ECQ na naman. Dahil dati si GQ CQ. Ano yung ibigay ng ECQ ah? Ayan mga kabindors, eh ito ang dala ni Tatay Martin na mga sabon, mga shampoo at mga sabon ibinibinta niya. Ay mahina daw doon sa kanyang pwesto. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ito, halaga daw ng 250. Ngayon, mga kabindors, bayaran ko na lang kasi mahirap maglako. Ngayon, ECQ eh. ECQ sa amin. Eh, di, meron pa naman akong kunting pera na ano, natira noon. Eh, tagal naman na ako na nagsahod. Ito, bibigyan ko lang muna si Tatay Martin ng 300. Eh, bahala na siya sa ano niya. Oh, thank you po. Kabindors, saka lahat po nanonood, eh sana po eh wag kayong magsawa sana na natanggapin at saka suportahan po na kayo, suportahan namin. Suportahan niyo namin ang mga channel namin sa mag-subscribe kayo kung matutuloy pa rin po ang mga pangyayari. Eh. Salamat po, Kabindors. Ayan. Ayan mga Kabindors, eh talagang mahirap ngayon ang buhay. Ayan, naglalako nga si Tatay Martin. Dito siya nakapunta sa kubo. At inalok niya yung paninda niya sa akin. Ayan, eh, inano ko naman. Pinili ko na para hindi na siya magagala kasi mahirap ngayon maggala. Ayan, mga Kabindors, ang buti na lang eh.